Magandang araw po. Ako po si RP, ni Gym V po. So, meron po tayo natapos na isang batch ng mga gym equipment. Ito po ay papuntaan ng Cebu. Although, papromote ko na rin, meron po tayong branch sa Cebu, sa Metalisay. Pero dito to ginawa sa, ano, sa Cavite kasi nagmamadali yung kliyente. So, yung kliyente, meron na siya pwesto at kailangan nung mabuksan. So, kasi sa Talisay, Cebu, pag ginawa po kasi mga equipment doon, mga package, aabutin po tayo 3 to 4 weeks. Pero hindi na po nakapagintay yung kliyente. Kasi dito sa Cavite, may mga stock na po kami ng mga equipment. Pero ito, inaabot lang po ito ng 7 to 10 days na production. Kasi, although meron na po tayo lahat ng mga standard na mga order, meron po mga special na machine na in-order sila, Ma'am Mary Grace at Sir Roniel ng Dalaguete, Cebu. So, ito yung isa sa mga special equipment. Although, nakagawa na po tayo nito dati, hindi na rin na feature. Ito yung standing leg curl. So, ito, Olympic po yung mga gamit nila, sir. So, ito, individual yung ano natin, yung movement na leg na standing leg curl. So kabilaan. So hindi kagaya ng standard na leg curl leg extension, yung dalawang paa nagtutulungan siya. So individual to. So meron sila order ng mga dumbbells, seated utility stool, decline bench press, Olympic plate rack, yung heavy duty na utility bench. Speaking of heavy duty, after this nitong video ko na ito, i-continue na natin yung part 2 ng heavy duty utility bench na video natin. Kung maalala nyo, yung part 1, sabi ko sisirain natin yung utility bench para malaman natin kung gaano kabigat ang kaya niya. Unfortunately, pagdating sa 500 pounds, nasira yung barbell, pero buo pa yung utility bench. Ngayon, nagpagawa tayo ng stainless na mas matibay na barbell. So, abangan niyo yung video na yun. Anyway, another dual sa list na pinasadya nila sa Roniel is leg press with hack squat. So, ito yung up bench, yung incline bench press natin. Kung makikita nyo, pinagkaiba natin sa ibang mga fabricator. Yung mga bench press po natin, meron na tayong plate rack din dito para at least hindi na tamarin yung mga nagbubuhat na magligpit po ng plato nila. Tapos, dahil medyo elevated ang inclined bench press natin, meron din tayong spatter dito. So, yun yung advantage natin sa mga bench press ng gym depot. May nagaya na ng plato. So, wala nang dahilan para hindi kayo magligpit ng plato nyo. Kasama sa order nila is yung individual na seated row. Meron tayong seated row, compact crossover na Olympic din po yung Smith machine. Tapos ito, pinasadya niya, pinahiwalay nila Sir Roniel yung seated leg extension. Olympic din po ito, pero hiwalay na para hindi nag-aantayan yung ano, yung mga gumagamit. Kasi pagka combo na seated leg curl and extension, nag-aantayan sila. Ito, pwedeng individual. Pwedeng nag-standing, leg curl, tapos hiwalay yung nakaseated leg extension. So, ito po yun. So, pasadya. Isa to sa mga pinasadya nila Sir Roniel. Tapos, yung twister. Pero ito, papaliwanag ko ng konti. Medyo mahaba-habang usapan to. Ito po yung bicep curl machine natin. Papaliwanag ko lang. Kasi, nung una, pinaliwanag ko kula Sir Roniel. Kasi, yung usual na nakikita mo na machine, makikita mo may lever arm dito. Tapos nandito yung curl bar, no? Ang problema po rin sa design na ganun, na nandito yung lever arm, nandito yung cable, pag binuhat mo to, lalo na kung ano, nakapag-try na kayo, pag binuhat mo yon, mas mabigat sa kaliwa.
kasi na ang gito yung lever arm eh. No? Ang problema doon, yung kanang kamay mo o kung ano man yung side na wala, mahina. So pag binuhat mo, ang pwersa mo doon sa may tabi ng lever arm. Yun yung isang ano, yun yung isang design ng bicep curl. May pangalawang bicep curl nasa gitna, which is better. Kasi pantay yung distribution ng weight. Pero ang problema naman doon, na nandito yung bicep curl na machine, yung range of motion. Kasi kita mo, may mga tao maikli ang kamay, may mga tao mahaba. Ngayon, kung fix yung lever arm mo dito, na kunyari, ganyan kahaba lang ang movement, pang minsan, yung kamay mo ngayon, naiipit pagka maikli. O mahaba, gaganin naman yung kamay mo. So, nasisira yung range of motion mo, pwede kang ma-injured. So, kung makikita nyo dun sa mga ginagawa ko equipment, pinag-aaralan ko po maigi yun. So, ito, makikita nyo yung mga machine, yung machine, lagi ko sinasabi, yung design ko, yung machine mismo ang nag-a-adjust sa range of motion mo. It's not the other way around, na yung tao ang mag-a-adjust. Kasi, mag-check kayo sa internet, maraming against sa machine kasi nakaka-apekto to dun sa range of motion. Tama naman yun eh. Kaya yung design ko, mini-minimize natin yung pagkaka-apekto ng range of motion. Okay, kagaya nito, naka-cable tayo tapos may easy curl bar na cable. Ngayon, kay mahaba, kay maikli ang kamay mo, yung machine ang mag-a-adjust sa buhat mo. Kita mo to, pantay ang buhat mo mula baba hanggang taas. Hindi katulad nung fix yung arm. Pag maikli o mahaba yung kamay mo, sa wrist mo makakaramdam nung hindi maganda dahil sa range of motion na hindi tama. Hindi katulad nito, kita nyo, mula baba hanggang taas, pantay ang range of motion mo. So yung machine na nag-adjust, pero pa to, ito yung sinasabi ko na better than regular preacher curl. Bakit? Kasi ito, pwede mo rin gamitin sa regular preacher curl. Kasi meron ka lang preacher curl bar. Kung gusto mo mag-free weights, pwede. Pero tinan mo ito, i-feature ko miss na yun. Ang problema sa preacher curl na exercise, hawak mo yung mabigat dito. Pero habang binubuhat mo, papalapit ng papalapit sa balikat mo, nawawala na yung bigat, yung tension. Kasi ito yung gravity, pababa eh. Pababa, pababa. Pagdating dito, nandun na, wala na dito. Unlike ito, sinasabi ko, sa curl machine ko, mula dito, yung tension, kita mo sa muscle, mula sa baba, hanggang pagpanik, hinihila ka pa rin. So yung tension, papunta doon, hindi papunta sa baba. So ngayon, hindi sayang yung effort mo na binabaldog mo yung ano. Tapos dito, pwede mo pa rin palitan to nung D-bar. Pwede ka mag-single, single arm curl, para ka nagbabicep na dumbbell. So pwede rin. Pero bukod doon, ang hindi namin napag-usapan ni Sir Roniel, combo to. So ito, aside from preacher curl, or pang bicep, this is pwede rin na pang tricep. So makikita mo dun sa mga gawa ni Jim Depo, hindi tayo yung gumagawa ng malalaking equipment pang isang exercise lang. Tayo pang multifunctional kasi naiintindihan natin yung pangangailangan ng mga nagne-negosyo sa gym na maliit lang yung kaya kong i-afford na upa para sa maliit na pwesto. Kaya pagka maliit na pwesto, magtsatsaga ba tayo sa mga malalaki equipment tapos pa isa-isang gamit lang? Hindi katulad nito. So ito, 3-in-1 siya lumalabas. Okay, bakit? Pwede siyang tricep na machine, which is proper din na makikita nyo. Yung range of motion mo, machine na nag-a-adjust. Hindi ikaw ang nag-a-adjust sa machine. So, one exercise is tricep. Second, cable bicep. Third is free weights. Na easy curl. So, tatlo. 3-in-1. I hope balang araw ma-feature ko to. Yung benefits na ito.
Lalo na yung sabi sa isa, range of motion. Kasi, yung exercise mo, yung effort mo, yung lakas mo, mas mabuti na yung ano, yung quality, yung galaw mo, kaysa doon, baldog ka ng baldog, tapos di nagde-develop yung katawan mo. So anyway, hindi natin mapahabain, so may compact crossover, plus yun, yung walay na lat pull down machine ni sila Sir Roniel. So anyway, ito, exception kasi to. Itong machine ni Sir Roniel is exception to kasi may branch naman tayo sa Cebu. Pwede naman gawin to. Nagkataon lang na yung client is gusto nilang mabilisan yung delivery. Kasi nga naman, yun yung reason namin dito sa Cavite na meron na kaming mga stock. Kasi may mga pagkakataon nakaka-arkila na ng pwesto yung kliyente. Pero wala pa yung equipment, tumatakbo na yung upa mo, wala pa yung equipment. So dito, meron tayong readily available. So kaya dito ginawa sa Cavite to kasi nagmamadali na yung kliyente. Hopefully, magustuhan ng client itong mga nagawa natin papuntang Cebu, first time kami na magpapadala sa Cebu kasi may fabrication kami. Anyway, kung yung mga nearby provinces, cities, municipality ng Cebu, pwede po natin gawin sa Cebu yan. Yun lang, bigyan nyo ako ng 3 to 4 weeks to fabricate yung mga gamit nyo. So, di ko na po pahabain. Ako po ulit si RP ng Jim D po. Maraming salamat po.